Magandang araw po sa inyong lahat, mga kababayan. Ako po si JDB, ang inyong habang lingkod. Ito ang pag-usapan natin, digong ayaw sa cha-cha o sa Marcos at parliamentary form. Ha? Bakit nga ba takot si digong sa cha-cha ngayon? Alam nyo, yun yung pinakamagandang tanong dito eh. Diba? Kasi nung campaign period niya, pro-charter change, dahil hindi ka mag... You cannot have a parliamentary form of government and parliamentary federal form of government, 'di ba, dito without amending or changing the constitution. It's a major, super duper major na pagbabago diyan or amendments ng ating constitution or changes, whatever, 'di ba? Pero bakit po ngayon ayaw niya? Kayo po mga kapatid, ano po ba sa palagay ninyo? Matanong ko lang po kayo. Bakit po kaya ayaw niya? Ito po ngayon ang sagot natin. Nandito po ang clue ng sagot. Duterte ends term with federalism promise unfulfilled. Some political observers believe the federalism push will not be a top priority of incoming Marcos Jr. administration. Okay, so yun yung analysis nila. So, failure. Ito yung sinasabi po ni Martin Romualdez na tigil mo na yung budol mo. Ang salita rin niya gano'n, no? Itigil mo na itong budol-budol mo. Yung budol mo dyan sa Davao. Tatakot ka ba na yung hindi mo nagawa? Eh, magawa ngayon. Next. Yeah? Ano palagay ko naman, no? Hindi naman po natatakot dito si Daddy Diggs na yung hindi niya nagawa na pag-amienda ng ating saligang batas, eh magawa ni PBBM. Ang kinatatakutan niya po rito, mga kababayan, nandito ang sagot. Doon ay clue, nandito po ang sagot. Sinong nakagets na sa inyo? Ah, babasahin ko natin. Ah. Andito po yung sagot eh. Dapat po mag-gets ninyo ito. And I'm sure you will. You have critical minded. Diba? Yung critical thinking. Alam ko meron po kayo niyan. Wala kayo sa channel na ito kung wala kayo nun. Oh, sabi niya rito ha, Totoo, hindi ko talaga alam. Nalaman ko nung nag-file siya. Sabi niya. Nung nag-file siya, alam ko na. Kasi, dapat pa kaganito eh. Totoo, hindi ko alam. Hindi talaga alam. Nalaman ko noong nag-file siya. Noong nag-file siya, alam ko na. Kasi, nung panahong nang hingi siya, si VP Sara po yun ah, ng COC dalawa for president and vice president. Hindi ko nga malaman kung ano. Diga kami nag-uusap eh. O, nanghingi lang pero hindi siya kinausap. Okay? I said, in a matter of hours, you would know I will make the announcement. Wow, may maitip pa siyang balak nun ha. In a matter of hours. Eh, kaso mukha naunahan siya ng anak niya. Sabi niya, para malaman ng tao na hindi ko nagustuhan ang nangyari. Ah, so magpipress con pala siya, sorry my bad. Magpipress con pala siya na hindi niya nagustuhan yung nangyari. Di ko naman siya sinisisi kasi di naman kami nag-usap yung decision niya, nila. Ang ayaw ko, I'm sure, yung pagtakbo ni Sara ay decision nila Bongbong Marcos yun. Nagtataka ako dahil siya ang number one sa survey. Kung bakit siya pumayag, natatakbo lang siyang base. Siya yung mataas ang rating. Ah. Okay? Nakuha niyo ba? Oh, sumugot naman kayo. Ha? Pahiya naman ako sa inyo. Nandiyan na yung clue, mga kababayan. Nandiyan na yung sagot mismo. Bakit takot siya? Ah, bakit takot si Digong? Digong Chi, sa charter change ngayon.
Diba? Tawaran muna kayo, sabi ni ano, ni Fentanyl. Ay, eto po yun, mga kababayan. Ha? Eto po yun. Gusto niya ang anak niya ay maging presidente ng Pilipinas. Gusto niya si Sara noon pa tumakbong pang presidente BPC BBM. Okay? Ibig sabihin, tama na naman po ang ating kauragon na si Treliling Trillanes, sabi nila. Ah? Oh, sabi niya nagbenta raw ng Spratly Islands sa China. Tama siya na hindi ito mapapakali nang wala sa kapangyarihan, hindi sila papayag na hindi sila sanay na wala sa pwesto. Kaya ang gusto niya diyan pa lang magpresidente si Sara. Okay. Now, bakit po sila siya ngayon ay kontra-kontra dito sa charter change? Okay, kahit na malinaw na po na sinasabi nila na yung charter change na yan, ang tatalakayin lamang po dyan ay ano lang, economic provisions, hindi babaguhin ang anyo ng gobyerno. Okay, walang political churvanes na gagalawin dyan. Okay. Kaya po siya natatakot dahil baka, ito yung sinabi niya eh. Oh, tingnan natin dito ha. Hold on one sec. Tingnan nila ano to sir. Sabi ko yung ano. Okay, sabi ko nga. Baka yung record tinabi na talaga. Pero alam mo, wala, hindi ba talaga. Total stranger. Pero sinabi ko, boom, sabihin mo na kaagal. Right at the start. Hindi ko pwede kunin yan kasi drug addict yan. Tataka. Sarili niya derogatory report public. Oh, malinis ang buto. Doon sa tali ko. Alam mo, ang totoo lang, gusto lang rin ninyo mapahaba yung panahon ninyo sa Malacanang. Yan! Just what I said yesterday. Itong mahirap sa politiko ng mga Pilipino. Once they are elected, karamihan, except for a few, gori wala, ang isipin, pag nakaupo na, kung papaano gagawin na para sila tumagal sa pwesto. Your father and ikaw walang hindi talaga nagkaiba. At sumusunod ka talaga. And I said that if you continue, if you do not stop this nonsense, you will go out of Malacañang. Okay. The way exactly when it happened during your father's time. Maniwala ka sa akin. Huwag ka mag-asa niyang sa military na sa iyo yan. Hindi sa iyo yan. Pagdating sa panahon magkagulo, they have to intervene because there was a bloodshed. And of course, they have to keep order in this country. Pero ikaw ang nag-umpisa sa nagulo, hindi kami. Okay, so may away. Ang inyo lang naman is to side by side. Presidential Republican, presidential type of government, i-immerse niyo. Tapos, existing yung mga officers, so Speaker, Sir Malde, he becomes the Prime Minister. Ikaw gawain ka ng ceremonial president. Tapos, after a few years, kung hinog na yung anak mo, gusto mo nang ipasok na naman. Yan ang nakaproblema, ma'am. Huwag ninyong gawain yan.
Ferdinand Marcos, huwag mong gawain yan kay pumalpak kayo dahil dyan. Milagro na lang na binigyan kayo ng pagkakataon ng Panginoong Diyos na maupo lang naman sana ng madaling panahon and to redeem your name. You are not doing anything to redeem your name. You are there, nagkakalat ka, and maybe suffer the same fate. Okay, so maliwanag ha, mga kababayan. Natatakot po siya, he feels threatened, ha, na baka hindi makapwesto ang kanyang mga anak. Okay? Isang malaking katarantaduhan ang sinasabi niya na ayoko nga si Sara na magpresidente. If that is about the ambition, wag ka na dyan, hindi ka namang makuha dyan. Diba? Wag ang panukuhan yun. Nagalit nga siya eh. Nung tumakbong VP kasi gusto niya agad presidente. Anak ng puta. Makahiram ka lang ng boto ng mga Marcos loyalist. Inangkin mo na pag mga Marcos loyalist, Daddy Diggs. Iniisip mo na sa'yo. Ay walang iya, meron akong kakilalang ganyang tao eh. Noong araw ho, actually kapatid ko, yung babae, pangatlo sa amin. Alam niyo naman ang bunso. Kasi may bunso pa lalaki. Alam niyo naman pagka bunso, ang mga nanay, see no evil, hear no evil. Lumaki ulo. So isang laruan ko, kahit panlalaki yan, pag nagustuhan niya, tipong kapag nahawakan niya, kanya na. Kung may pangalan akong nilagay doon, buburahin lang niya yun. Oh, tapos tatago niya ng 2 linggo, sa lagayan niya ng damit, kanya na. Kahit akin talaga yun. So ganun din ang ginawa niya. Nang hiram lang, nang hingi lang, nang tulong at nakiamot ng boto, pinagbigyan inangkina ang mga botante. Diba? So ang gusto niyang mangyari, presidente uli, ang, na naman ang isa pang Duterte, si Sara. Terrible. Yan ba agreement nila ni Amy? Na naglukluk sa kanya sa puso at isipan para mahalin siya at tatangkilikin na mga nagdududa sa kanya ng mga Marcos loyalist. Eh nagkataon ng mga Marcos loyalist, uhaw na magkaroon ng kakampi, di ba? Na makapasok yan sa palasyo. O, kaya kahit na sino ang i-endorse sa kanila ng mga Marcos, eh kanila hong tinatangkilik. And it so happened na isa po siya roon. O, and the other one is not even a loyalist. Buti pa si Erap, he is a Marcos loyalist, pero ito, hindi. He's a yellow. PDP laban si Yellow. Oh, nanay niya is against Marcos. Isa sa mga leader diyan sa Davao. So, natatakot po siya sa parliamentary system, dati hindi, kasi siya kasi siya yung nasa pwesto. At ang partido po nila ay malakas. Alam niyo naman ang parliamentary system, mga kapatid. It's a number game. Kung sino yung pinakamalaking partido, usually, yung party leader po nila, kunwari, presidente ng partido, yun ang hinahalal nila na maging prime minister. So, granting for the sake of the argument, para humalinaw, magkaintindihan tayo. Natuloy ang People's Initiative. It is not the People's Initiative that will change the Constitution or update the Constitution. Linawi ko lang to ha. The People's Initiative is simply urging the lawmakers, upper house and the lower house, to act as one, to work as one, to update our Constitution. Okay? So for example, nangyari po yung ganyang magpapalit tayo. So ngayon, magkaroon tayo ng parliamentary system. Meron pa naman pong transition period yan. Sapagkat ang mandato ng taong bayan na ibinigay sa mga elected officials, hindi po ito pwedeng basta-bastang baliwalain. Okay? So pwedeng ganito mangyari dyan. Okay, beginning 2000, kagaya ng sinasabi ni Robin Padilla, after 2028, yung mga nakaupo ngayon, hindi kayo makikinabang dito. So yung mga mananalo sa 2028, yun lang.
Okay, so 2028, parliamentary system tayo. Ang iboboto ng taong bayan, mga congressional representatives na lang nila. Natatawagin pong member of the parliaments. And then, ito naman pong sa side ng executive department, meron tayong presidente ng 2022 hanggang 2028, mananatili ito sa ganong setup. Pagdating ng 2028, hindi na po tayo magbobotohan ng presidente. Kung absolute or pure parliamentary form ang gagamitin natin. Pero kung hindi naman po presidential parliamentary, ang mangyayari po, magbobotohan tayo ng presidente. And like what he said, di ba na gagawin ka lang dyan ni Romualdez na puppet, na sabihin sa'yo, sige ako nang bahala magpatakbo sa gobyerno. O. Kasi po mangyayari po sa parliamentary, ang presidente po ay isang dekorasyon na lamang. Okay, titular in nature. Ibig sabihin, halimbawa, merong mga foreign dignitaries, siya po yung haharap. Okay, may mga dumating dito, magbibigay ng credential, pupuntahan niya sa Malacanang. Pero when it comes to the implementation of projects, hindi po kanya yun. Yan po ay sa Prime Minister. At sa parliamentary system po, hanggat ang partido nyo ang nakaupo, as long as it is the party in power, yung mga cabinet people ninyo dyan, sila't sila lang naman din yan. Alam nga naman palitan nyo kaalyado nyo yan. Unless death or retirement or ano na, disqualification to hold the position. Diba? Now, as long as na si Martin Romualdez, kasi 2028 po, si BBM, tapos na yan, he's done. Okay? He's done, 2028. Hindi na siya presidente. So magkakaroon tayo ng bago. Si Martin Romualdez, mananalo uli yan sa kanyang distrito. At sa kanyang ginagawang magaganda ngayon sa mga kongresista, at hindi nyo ba napansin gaano kalakas si Martin Romualdez? Lumilipat ang mga ano, alam niyo mga kongresista, kung saan po, kung ano po yung partido ng presidente, doon po yan lumilipat. Like what happened during ERAP. No, anong partido ni ERAP noon? Di ba? Yung partido ng Masang Pilipino. Oh, merong coalition ng LAM. I was one of the, I was there during the LAM founding Congress noon sa ano sa Club Filipino. I was college at the time. Eh si Erop, kapwa natin Filipinista yun eh, tsaka si JB. So nandun kami noon. So nangyari, eto mga kongresista, nung manalo sa Erop, naku, biglang lumaki yung partido ng Erop, samantalang ang mga kongresista roon, nung si Panalo, kongresista na kalaban niya. So nangyari, lumaki partido niya. Puro sila ngayon na PMP. Pero ngayon, baliktad. Ang nangyari ay kung ano yung partido nito ni Martin Romualdez, lakas si MB, doon po sila nagsisiksikan. Ang PDP laban, nauubos, lumalayas. Kaya ho, natatakot si Digong na kapag nag-parliamentary system na po tayo sa 2028, hindi po siya makakabalik sa kapangyarihan dahil mukhang may ibang mga congressman dyan. O hindi rin po ang anak niya ang maging congressman man, hindi rin po ito magiging prime minister. Bakit? Eh minority na lang ang partido po nila. Ilang piraso na lang ang lakas? Tatlo. Oh. Ay, ang lakas, sorry, ang PDP laban. Tatlo. Anyway, there used to be one lang naman eh. Laging si Coco Pimenta lang yan. Yan ang original. Anak ng founder. Oh. Diba? So bumabalik lang sila sa maliit. So tatlong piraso. Kumpara dito, ilan na po ang member ng lakas CMD. And then, ang party president, si Martin Romualdez. And like what I have said a while ago, kung sino po ang presidente ng kanilang partido at yun po ay naging member of the parliament, eh yun po ang kanilang ibinoboto para maging prime minister, para maging leader nila. Oh, and they have to be good to their constituents if they really want to stay. Diba? If they really want to get elected and then stay na as a majority party, magpapakabait po yung mga yan. Diba? Talagang magsisilbi sa mga distrito nila.
para ho iboto uli sila. Kasi hindi rin po garanti ha, na ikaw na yung prime minister, you can stay there for longer period. Hindi. Paano kung merong mag-raise dahil inutil ka na? Tamad ka na. May nag-raise ngayon ng vote of no confidence. Binoto ka ng lahat na ayaw na nila sa'yo. You may be still be a party president, but you will be ousted from the being a prime minister. Tanggal ka sa pagka-prime minister. Diba? It's a number game. Pero kung nagkaisa ang buong mga kasamahan mo, hindi kahihiyan kasi kasama mo magtatanggal sa'yo, kasama mo naglukluk sa'yo, o kaya kasama yung makaaliado nyo, tapos sila lang din ang magtatanggal sa'yo. Kaya pag parliamentary, yung mga prime minister, nagpapakatino po yung mga yan. So kaya po natatakot si dating Pangulong Duterte sa People's Initiative, kasi po, hindi po ang People's Initiative ang magpapabago ng anyo ng gobyerno. It is the charter change. Natatakot siya na baka yung panukala nila ni Robin Padilla biglang talakayin. Kasi po, so far, si Robin Padilla lamang ang merong outstanding proposal na parliamentary tayo. Baguhin natin yung saligang batas. Magkaroon tayo ng re-election. Pero sabi niya, hindi po yan maging qualified sa mga nakaupo ngayon para ho masabi na magpapahaba lang ng pwesto ng oras. Kung hindi, anong pwesto nila? Kung hindi po, sa susunod po yan na mananalo sa 2028. Sa kanila lang po yan applicable. Oh. So hindi ho si PBBM, magiging prime minister. O kaya magiging presidente uli. Pero kinakatakutan niya nga, sabi niya, yung anak. Di ba kinakatakutan niya yung anak? Si Sandro is a congressman. Kapag nag-parliamentary system tayo, Sandro will become member of the parliament or MP. E kung si Sandro po ay naging party president, patay kayo ngayon. Another Marcos na naman. Iyak na naman si Amy kasi wala itong distrito. Di ba? Baka ano yan, baka magpatayo ng isla yan. Tapos doon siya mag-congresswoman para o maging representative para maging member of the parliament. Tayo siya na sarili niyong partido. Nakita niyo yung angulo doon? Kaya ang gulo rin ang isipan dito ni dating Pangulong Duterte. Kasi pag nangyari po yan, talagang malayong malayo, close to impossibility na makapwesto pa sa pinakamataas na pwesto, lalo na maging prime minister, ang kahit na sino sa mga anak niya maging si Sarah. Imposible. Diba? Kasi kung si Sarah ay congresswoman, sabihin natin sa 2028, under which party? No. Kung independent, naku, wala ka nang, manalo ka man, imposible ka dyan. Kasi again, it's a party. It's a number game. Paramihan ng miyembro ng partido yan. Magkakaroon lang ng koalisyon niya, kampihan, to beat the biggest party. Pero as always, yan po ay sa pag-select lang ng kanilang prime minister yan. Pero pagdating dun sa trabaho sa lugar nila, talagang excellent ang performance nila or else. Hindi na sila iboboto at baka dahil pa sa kanya, hindi na sila yung maging majority of dominant party. Yan yung kinatatakutan ni dating Pangulong Duterte. Kasi nga, meron talaga siyang hangarin na maging presidente ang isa pang Duterte. At ito na nga si Sarah, and the next ay si Pulong, at baka itong si Bastire na isa rin po sa pasunurin niya. Okay? So yan po yung dahilan. Kung bakit dating sangayon sa Chacha, noong kasi malakas pa yung partido niya, pero ngayon, ayaw niya na. Yan po yung dahilan. Alright? Okay, so iwan mo na natin topic na to.